Hindi pa natin pwedeng asintahan yung Pozo Negro natin. Itubig pa. Ito muna tayo sa project nating rest house. Nakabit mo na yung gate. Ayun o, may gate na. Kasi ito, itong dito na lang. Peter, sa pasinsil na. Kamayari mo. Ah, malinis ah. Kayang itapak yung paa. Sinilas. Yung talong yan, madamo na naman. Ay. Pero patutuyin muna natin ang husto yung lupa. Kasi maano pa yung ugat nyan. Dahil nababad na naman ng dalawang araw yan. Pagkatuyo, tsaka natin dadamuhan ulit. Lalo na yun doon, no? Hindi namin nadamuhan yun nun, Paliya. Okay na. Oh. Yung ano na lang, yung lock na lang ano. Lock. Yung ginamit yung bisado. Cylindrical. Ha? Yung cylindrical na. Ah, cylindrical. Pwedeng alisin yan? Pwede, no? Pwedeng bunutin. Okay. Hindi ko na ipipix para kung gusto nyo alis, pwede. Oo. Dito tayo magpapagawa ng daming plastic. Yan, dito tayo magpapagawa ng dirty kitchen. Siguro dito ano na lang, kawayan. Mas maganda pag kawayan. Parang nahawa ko ng ano ni Liam eh. Kasi si Liam may sipon, ubot sipon. Parang masakit yung lalamunan ko tuloy. Para doon sa mga interesado mag-farming,
Share ko lang sa inyo yung konting nalalaman namin. Nako, meron ng stembora pa. Ay, mag-uumpisa na yan kasi ano na sila. Lumalago na sila. Yan, may mga bunga ng maliliit. Yung konting kaalaman namin, sisir ko sa inyo. Kasi karamihan nakikita ko hindi gumagamit ng calcium nitrate sa pagtatanim ng mga gulay. Ano nga ba 'yung nagagawa ng calcium nitrate? Kasi tayo, mahilig tayong kadalasan ginagamit natin 'yung ammonium, 'yung mga commercial synthetic fertilizer. Ang nangyayari kasi niyan, 'yung mga commercial fertilizer na ginagamit natin, ang pinapatabaan niyan halaman, hindi 'yung lupa. So naiiwan 'yung lupa, nagiging acidic. Sobrang dami ng inilalagay natin pataba sa lupa. 'Yun ang nangyayari. 'Yun ang nagiging cause ng sakit ng mga halaman. Pagka masyado nang ma-acid 'yung lupa, madali magkasakit 'yung halaman. So doon papasok 'yung calcium nitrate. Ano nga ba 'yung nagagawa ng calcium nitrate? Nakakatulong 'yung calcium nitrate para i-neutralize niya 'yung acid na pwedeng sipsipin ng halaman sa lupa. At nagpapatibay yan ng ano yun, ng mga sanga, dahon, pati bunga. Kaya maganda yung hindi kami nawawala ng calcium nitrate, lalo na pagka basketball po, seriously. Ilan yan? Sirang po. Anong team kayo? Integra po, sa midget. Ah, midget. Punta na nung anong team nyo? Midget po. Hindi, anong team nyo? Integra. Integra? Anong purok yun? Purok 7 po. Okay. Nagbabalag po ata kayo? Oo. Oh. Tingin ako po yung sticker. Wala, hindi pa ako nakakapagpagawa. Ah. Wala pa. Salamat. Sige. Salamat na kayo. Pang-apat na 'yon na lumapit sa ating mga ano, nag-sumali sa liga sa basketball. Eh ano daw 'yan? 17. Ano nga ba 'yung sinasabi ko kanina? Ano nga ba 'yung nagagawa ng calcium nitrate? Yun nga, sabi ko kanina, nawala na tuloy ako. Ayun, nakakatulong na i-neutralize nung calcium nitrate 'yung acid na makukuha ng halaman sa lupa dahil sa sobrang gamit nating pataba. Tsaka nagpapaganda ng dahon, ng sanga, ng puno, lahat. Kaya kami, hindi kami nawawala ng calcium nitrate. Bawat tanim, 1 week old, 2 weeks old, nilalagyan na namin ng calcium nitrate yan. Paano nga ba gamitin yung calcium nitrate? Sa 16 liters na isang timbang tubig, maglalagay ka ng isang latang sardinas. Isang lata ng sardinas, ilalagay mo sa timbang may tubig, tutunawin mo, ididilig mo sa tabi ng puno. Huwag masyadong malayo. Dahil pagka bata pa yung gulay, ganyan pa lang yung ugat niyan. So dito ka maglalagay. Kung nandito yung puno niya, bago nandito yung puno, mga magbilang ka lang mga 2 inches, 3 inches, tsaka mo doon ilalagay. Kasi, ano sabi ko kanina, dito sa amin, napapansin ko hindi sila gumagamit ng calcium nitrate. Kasi minsan nasubukan ko yan. Nasubukan ko na yan sa, nung wala pa yung farm 2. Dito sa, di ko alam ko sa Sitaw yata, tsaka Kamatis. Ang ganda. Kasi napapansin ko pag nagtanim kami ng gulay, parang madali silang magkasakit, madaling maraming namamatay. Sabi ko ma-acid na yung lupa.
So nag-search ako, tingin-tingin ako sa mga magagaling na farmer. Yun, sinabi nga nila na napakaganda daw ng calcium nitrate sa halaman, sa gulay. Kaya kami, laging may calcium nitrate. Ito, nalagyan na namin to. Siguro mga 2 weeks old, mga 12 days. 12 days old pwede nang lagyan. Tapos uulitin mo, siguro depende sa ano, sa itsura ng halaman. Lalong-lalo na sa sili nga pala, sa sili. Pag makita mong kulot, nangungulot yung dahon, pangit ang bunga, kulang sa calcium yung ano, yung sili. Ayun, nasubukan ko yung sa sili. Sabi ko, bakit kaya nangungulot yung dahon? Nilagyan ko ng calcium nitrate, bumuka yung dahon, gumanda, pati puno. So simula noon, hindi na ako nawawala ng calcium nitrate. Calcium nitrate, hindi po yan nabibili sa mga, dito sa amin wala akong nabibiling ano, sa agri supply, wala akong nabibiling calcium nitrate. No-order ko yan sa Shopee o sa Lazada. So yun guys, sana nakatulong sa inyo sa mga gustong mag-farming. Konting tip lang. Marami nagsasabi sa akin, ba't di daw ako mag-tutorial? Hindi pa naman tayo ganun kaano. Kasi mas maraming ayokong gawin yun kasi maraming ano eh, maraming magagaling na farmer. Kumukuha lang din ako ng idea sa kanila. Tayo, kumbaga, nasa kalagitnaan lang tayo. Hindi pa tayo ganun kagaling. At isa pa, kung isa pang tip, kung hindi ka gumagamit, mayroon kasi mga farmer na gumagamit lang ng ano, ng puro mga organic fertilizer, hindi sila gumagamit ng synthetic, ng commercial fertilizer. So hindi advisable yung calcium nitrate pag purong organic ang ginagamit mo, kasi nga ang organic kasi pinapatabaan yan yung lupa tsaka yung halaman. Kung gumagamit ka ng purong organic, hindi advisable yung calcium nitrate, kasi nga hindi magkaka-acid yung lupa dahil sa organic. Pinapaganda pa lalo ng organic yung lupa. Kaya para sa mga ano lang, para sa mga gumagamit ng yun nga commercial fertilizer, para lang ma-neutralize yung acid ng lupa. Dahil kumbaga umaasim yung lupa sa sobrang gamit natin ng commercial fertilizer. So sana nakatulong. Kasi marami din nagtatanong sa atin yung mga gamot, pataba. Depende po kasi yan sa lupa. Depende yan sa halaman. Hindi lang tayo nag-i-stick sa isang pataba. Hindi lang tayo nag-i-stick sa isang gamot. Kailangan susuriin din natin yung mga tanim natin, yung mga dahon, kung may sakit. Doon tayo magbabase kung anong gamot ang ilalagay natin. Ayan, katulad niya, kung makikita niyo yung puti-puti na yan, pataba yan, masusunog ang dahon dyan. Ayan, namuti. Dyan tumama yung pataba. Napa niya ng pataba dito sa ilalim. Huwag mong patatamain sa kahit anong synthetic na fertilizer gagamitin natin, huwag mong patatama sa dahon, huwag mong patatama sa puno. Kasi mainit ang fertilizer pagka binasa, pagka nabasa. Masusunog yung puno tsaka yung lalong-lalo na yung dahon. So ayan o. Ayan, pataba yan. Diyan tumama. So bukas pipitas ulit tayo. Mukhang maganda naman yung bunga ng okra. Maganda, mukhang magtatagal yung okra namin kasi kita nyo ang ganda ng dahon. Hindi siya malapad. Kasi merong mga farmer na pag nakita nilang malapad yung dahon, maganda raw. Hindi po maganda yon. Kasi kumbaga yun ang tinatawag naming tumatabal. Kumbaga masyado siyang lumaki. Lumaki yung dahon pero walang masyadong bunga. Mas mainam yung katamtaman lang. Ganyan. Yan, maganda yan. Ganyan dahon ng okra.
Kasi nung nakaraan tag-ulan, nagtanim kami ng ganyan. Tag-ulan. Ganyan nakatataas. Nag-uumpisa pa lang kaming mag-harvest. Tapos yung dahon niya malalaki, sobrang lapad. Na hindi maganda. Hindi magandang indikasyon kasi walang masyadong bunga. Na mas mainam yung mga ganyan. Yan, yung talong natin. Kailangan ma-spray yan to. Na-atake na tayo ng ano. Yan ang mahirap sugpuin, guys. Yung stem borer na yan. Kasi yan pumapasok sa loob. Kahit isprayan mo, pag nakapasok na sa loob, hindi mamamatay. Kailangan dyan, regular ang spray. Ganda, no? Ayan, no? Ako. Makikita nyo yung puti na yan. Nandyan ang uod. Akala ko hindi ako masyadong, alam ko kasi hindi ako masyadong kilala dito sa baryo namin. Pero ngayon mukhang kilala na ako dahil sa basketball. Pang-apat ay lumapit na 'yon yung nang susulisit. Okay na, unti na lang. Yun o, okay na. Susunod na araw pwede na tayo magpadamo pag tuyo na yung ano, talong. Mas mainam na yung agarin na yung damo. Tsaka isa pa nga palang tip, guys, bago kayo magpataba, kailangan malinis yung ano, yung puno, yung halaman. Di ba lang yung sa bagitan, kasi hindi naman tayo maglalagay ng pataba dyan eh. Maglalagay tayo dito sa may tubling mismo. So kailangan malinis yan bago ka maglagay ng pataba, para hindi maagawa ng ano, ng damo. Medyo matigas pa yung gate namin eh. Tsaka wala pa siyang lock. Merong mga nabibiling soil conditioner sa ano, sa mga agri supply. Pagka acidic na yung lupa, pwede tayong gumamit nun para mabawasan yung acid sa lupa. Pero kami, ang ginagawa namin kasi pagka sobrang ma-acid na yung lupa, papasa lang namin yan, stable, roto, tapos ibibilad namin ng mga yung matutuyo siya ng sobra. Yung mamamatay yung mga naninira sa halaman, mawawala yung acid. Yung iba nga sinusunog pa yan eh, yung pagtatamnan, maglalagay sila ng ipa, susunugin yung gagawin nilang plot para mamatay yung mga bad bacteria. Kami, ang ginagawa namin yun nga, sabi ko kanina, isasalang namin yan pag mainit ang araw, siguro mga 2 weeks, isang buwan na nakabilad. Pero kung kaya natin ng 2 months, 3 months, mas matagal, mas mainam. Kumbaga patay na lahat ng bad bacteria noon. Kung magagawa natin ng iba nga 6 months eh. Kung magagawa natin ng 6 months, parang basal na naman yung lupa natin. Kaya yung ibang farmer, karamihan sa mga farmer, gusto nila yung basal, yung lupang hindi pa natamnan. Ibig sabihin, wala pang acid, hindi pa nalalagyan ng pataba. Kaya mas mainam yung ganun.
ito nalampasan to nung ano nung pumitas kami, magulang na yan. Hihintayin ko lang yung gym squad bago tayo umuwi. Wow. Pala nakakauna si Uli. Di ba pinagsag na yan, Kinalbo, ay kinalbo. Kinalbo na yung chiko. Puno na to. Eh, yung sila natin na yun, inipo namin, yan. Natapos nyo, de? Na yung mahaba. Maigsi. Yun o. Ito yung harvest natin kahapon. Ang palaya 70. Bukas din kaya rin. Tapos yung ano natin, yung segunda 25. Ayan, naka 23,000 tayo sa ampalaya. 23,700. Tapos yung okra natin 55 per kilo. Naka 6,000 tayo sa okra. So, meron tayong 30,000 kahapon. Ipitas natin kahapon ito, 30,000. Ayan. Maraming salamat po sa Panginoon at tayo binibiyaya ng sobrang blessings. Kine. No, kayo naman ang bibigyan ko ng biyaya. Thank you, thank you. Ala, Trek. Yeah. Meron ng stem borer, kailangan natin ma-sprayan yan. Umitira na. Bago lang baya yung ano niya? Bago lang, doon nakakita ko, marami doon. Mabango na sa kanila talaga yan, tulog yan. Kasi iwi ko na, gawin natin yan. Thank you, thank you. Yun doon oh, super damo. Hindi nila kasi. Oo, oh, hindi na ano yan eh. Ginambol, hindi na ano. Na. Ginabunan lang eh. Hindi, bukas kung kaya natin, spray natin ng hapon oh. Kaya niya eh, magkukol lang naman tayo, pipitas. Pipitas lang tayo. Papataba ba tayo? Sa kanan na dito yan, sa bottom, para hindi na mahirapan. Sa susunod, yung ampalaya mo naman pagka nakuhan. Sa Merkulis, last bat na pataba na rin. Merkulis siya, iske yung ampalaya, pataba, patuloy. Kaya kailangan, mayaring malinis lahat. So may budget tayong 5,000 dito, 5,000 sa ampalaya, para sa pataba. Okay. Good job. Ganyan po mag-alaga ang gym squad. Amo nga oh. Sinong mag-aakalang mabubuhay yan? Halos isang buwan nakababad sa tubig. Buti nga yan, hindi mo pinagalaw. Kala ko pinagalaw mo. Hindi. Maano yung ugat pa niyan? Medyo maselan pa yung ugat niyan pag natuyo. Yun nga pala guys, isang tip pa. Pagka ang halaman babad sa tubig, huwag niyo munang papasukan. Kasi yung ugat niyan natatapakan, nagagalaw. Hayaan niyo muna siyang matuyo bago natin pasukan. Kaya kami, nagpapataba kami. Una yung pataba, tapos tsaka namin papatubigan. O tara, pahinga na tayo. Ay, yung kaibing pala, nakalimutan ko. Bukas na naman. Bukas. Oh my God.